pag-uusapan po natin ngayong araw na to ay yung malas at maswerteng pangregalo. Malapit na nga po ang Pasko. So, yung iba po sa inyo ay nakapagbalot na ng mga pangregalo sa kanilang mga inaanak, sa kanilang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay. Pero yung mga hindi pa po nakakapagbalot o hindi pa po nakakapamili ng mga pangregalo, eh mas mabuti pong alamin muna natin kung ano yung malas o swerte na pangregalo. Ibig sabihin po is, pwede pong malas sa atin or malas doon sa pagbibigyan natin. Pwede pong swerte sa atin at swerte din doon po sa pagbibigyan natin regalo. So, dapat po alamin muna natin. Doon po sa nabasa ko is hindi ko po akalain na may mga bagay pala na kinagawian ko ng ipang regalo, eh malas pala. Nakakapagdulot pala ng malas sa iniregalohan ko. Yan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Malas or swerte, malas at swerte na pangregalo. So, uunahin natin is yung mga malas daw. Ito po is ni-research ko. So, isi-share ko lang din po sa inyo yung mga nalaman ko. Ni-research ko po ito. So, ang unang-una po na malas daw ipangregalo is yung panyo. Di ba po? Sa bagay naman po yung panyo ko is matagal na po nating alam or dun pa po sa mga lola natin, mga lolo natin, yung mga nanay at tatay natin na kasabihan nga po na malas daw po magregalo ng panyo. Bakit nga daw po ba? Kasi nga daw po, ang panyo daw po ay nagdudulot ng pag-iyak, pagluha, kalungkutan sa inyong regaluhan. Sabi daw po is, pag yung mahal nyo, niregaluhan niya ng panyo, ikaw po yung magiging dahilan ng kanyang pagluha at yun po yung gagamitin niya sa kanyang pang-alis na luha, yung panyong iniregalo niyo. Ito po ay mga kasabihan din po ng mga matatanda sa atin, mga lola natin, mga lolo natin, nakagawian na po natin yan. Yung panyo po is malas po talaga. Kaya mula po noong nalaman ko yun noong high school pa ako, hindi na po ako naniregalo ng panyo. So, pangalawa po is, eto po is bago sa kaalaman ko na malas pala ipanregalo ang cake. Diba guys? Ngayon lang natin nalaman. Malas ipanregalo ang cake. Bakit? Ang sabi dito, huwag mong bibigyan ng cake kung masyado pang maaga ang kaarawan ng iyong pagbibigyan. Dahil ito ay nagdudulot daw ng kamalasan bago sumapit ang kanyang kaarawan. Ito po, ngayon ko lang po ito narinig or ngayon ko lang po ito nalaman na yung cake pala malas ipanregalo kung hindi pa naman niya talagang kaarawan. Di ba minsan po nagsiselebrate tayo in advance ng birthday. So, huwag na lang po natin siyang regaluhan ng cake. So, pwede naman po sa araw na lang po mismo ng cake, ng birthday niya, iregalo yung cake. So, para naman po hindi naman siya malasin, di ba po? Wala rin naman po masama kung susundin natin yung mga ganitong pamahiin. Mas makakabuti rin po yung naniniwala tayo kahit papano. Pangatlo po, ay malas daw po na magregalo ng isang set ng kutsilyo or ng mga matutulis o matatalas na bagay. Gaya ng kutsilyo o mga gunting. Dahil daw, ang relasyon mo sa taong pagbibigyan mo ay mapuputol. So, paano kaya yun, no, guys? Halimbawa, diba, sa atin po, sa mga nagtatrabaho po, yung mga office mate natin, sa opisina, sa trabaho, di ba po, meron po tayong mga exchange gift, munita-munita, so minsan, yung ka-office mate natin, or ano, naisip niya, ay, isang set na lang ng kitchen knife yung ibibigay ko sa kanya. So, pag ganun po, ang nakuha nyo is
Tapos nalaman nyo naman or nakilala nyo kung kanino nang galing kutsilyo na yun at the end of the party, huwag nyo na lang po isole dahil porket po natakot kayo na magdudulot sa inyo ng kamalasan or mapuputol yung friendship nyong dalawa. Huwag nyo na lang po isole kasi nakaka-open po tsaka nakakahiya po sa kanya. So, meron naman daw pong pangontra. Ang pangontra po is, bigyan nyo daw po siya ng coins or ng gold coins or ng 5 peso coin, 1 peso coin. Bigyan nyo na lang daw po siya parang kabayaran or pangontra doon po sa malas na napapasok sa inyo. Kesa naman po nakakaya. Pero at least po, sa pamamagitan noon, pwede nyo rin sabihin sa kanya or para maging aware siya na, oy mare, or friend, alam mo, nabasa ko or napanood ko na ganito na malas pa lang ganito. So at least sa susunod, aware na siya. Aware na rin yung mga iba niyong kasamahan. Yun po. Huwag na lang po natin tanggihan kasi nakakahiya. So meron naman po mga pamahiin din na pangontra. Okay? Next po is pang-apat. Gown. Malas din daw po na regaluhan ng gown ang mga dalaga. Dahil hindi daw ito makakasal at kung makasal man siya, ay maghihiwalay din sila sa bandang huli. Ito po is ngayon ko lang din po ito nalaman, no? So, di ba po sa atin is ngayon lang din natin to mga narinig na bawal po pala na magregalo ng gown sa mga dalaga. Yan. No, kasi nga kasabihan po is hindi siya makakasal o sa hinaharap. Or kapag nakasal naman siya is magdudulot ito ng paghihiwalay nila sa bandang huli. So huwag na lang po natin sila regaluhan. Yun po yung mga bagay na malas na irigalo. Yung panyo po, yung cake, yung matatalas na bagay, kutsilyo, gunting, at saka po yung gowns. So ngayon po is pupunta naman tayo sa mga masuswerteng bagay na pwedeng irigalo or makakapagdulot ng swerte sa atin at saka doon sa regaluhan natin. So, swerte daw po ang pagre-regalo ng isang malambot na unan. Bakit daw po? Yan. Ang isang malambot na unan ay magandang irigalo dahil ito ay nakakatanggap ng pagiging komportable sa buhay. Ibig sabihin po, yung niregaluhan nyo ng unan is magiging komportable yung kanyang buhay, smooth yung pamumuhay niya. So, maayos po ang daloy ng kanyang buhay. Kasi po, bakit po, ano, di ba po, pag tayo natutulog, is yung unan na malambot, is komportable, masarap yung tulog natin kasi komportable yung ating buhay sa pagtulog. So, maganda yung gising natin kinabukasan. Kaya po, isa po, number one po ay swerte na panregalo is yung unan. Malambot na unan. Kaya pala, no? Minsan po yung mga estudyante, puro unan yung pinaregalo. So, ngayon, alam ko na. Diba? Okay, pangalawa po is quintas po. Quintas, yung mga quintas na may palawit na anghel, quintas na may palawit na mga krus. Ganyan po, kasi po, ang anghel po ay nagsisimbolo ng ating Anghel de la Guardia. Ang simbolo po ng krus at ang anghel ay simbolo po siya ng kaligtasan. So, ibig sabihin, pag may nagregalo sa inyo neto is, poprotektahan kayo neto or iingatan kayo. At saka isa pong malaking maganda po, maswerte po sa buhay, yung may nagregalo po sa inyo ng anghel or ng mga crucifix or yung iba pa nga po sabi nila yung mga Santo Niño, yung mga ganyan, yung Mama Mary, yung mga ganun po. Yung mga naniniwala lang din po sa ganyan kasi meron din po mga hindi naniniwala na mga ibang relihiyon. So kapag alam niyo naman po yung relihiyon niya is
iba po. So, huwag mo na lang, hindi sila tumatanggap ng mga ganyan. So, iba na lang po ang iregalo nyo sa kanila. Okay? Then, pangatlo po is cinturon or belt. Wow! Bakit? Ito po ay nagsisimbolo ng pagtatali sa'yo sa isang tao. Wow! Ibig sabihin, pag nakatali ka, no? Ibig sabihin na ito, mas maganda pala ito or nababagay ito sa mga may magkasintahan, mga magkarelasyon, para nakatali sila sa isa't isa. Kasi belt. Para nakatali siya sa'yo, ganon. Oh. And then, pang-apat po is stop toys. Magbibigay sa kanya, ang pagreregalo ng stop toys ay magbibigay sa kanya ng kapanatagan at kapayapaan ng damdamin. Ito po ay nababagay po dun sa mga nagmamahalan, yung mga mag-jowa pa lang, mag-boyfriend, girlfriend pa lang. Para po panatag po yung damdamin niya na safe siya, na hindi ka po magluloko, no? Siguro po ganun. Yan. Pero, swerte po yung mga yan na ipangregalo. Okay, number 5 is aso or pusa. Wow! Aso or pusa is maswerte po na panregalo. Bakit po? Dahil ang aso at pusa ay naghahatid ng kasaganahan and sa kanila po, sila po yung mga sumasalo ng mga bad spirit or yung mga masasamang elemento na hindi natin nakikita. O yung, kasi po pag meron po tayo talagang aso at pusa sa bahay is, diba po, minsan po pag may darating na sakuna, may darating na trahedya, or may darating na sakit, sila po yung unang sumasalo ng mga ganon, yung mga bad spirit, bad element. Sa kanila po muna tumatama yun. Sinasalo po nila yun, pinoprotektahan po nila yung mga tao na nasa loob ng bahay. Kaya po, maswerte po talaga kung magre-regalo kayo ng aso at pusa. Pero po guys, mga ate, mga kuya, pag nagregalo kayo ng aso at pusa, kasabihan nga daw po is, idadaan nyo lang po yung pusa or aso is a main door. Main door or main entrance. Huwag na po dun sa back door dahil na itatago nyo sa mariregaluhan. Kasi po, kasunod na neto is yung mga bad spirit. So, mas maganda po, sa main door lang siya idadaan. Okay? Then is number 6. Ito po, maswerte po pala na panregalo ang sapatos. Oo. Kasi po nakalakihan ko na pag niregaluhan ka ng sapatos, eh sabi daw po ng mga matatanda is tatapakan ka ng tao nagregalo sa'yo. Kaya minsan pag may nagregalo sa akin, wag sapatos, ayoko na tatapakan niya ako, no? Pero sabi nga nila, pwede mo daw siyang bayaran, bigyan ng coins, bigyan ng gold coins, or ng pamalit, no? Pero hindi po pala. Sabi dito is, maswerte daw kung panregalo ang sapatos. Bakit? So, dahil ang niregaluhan mo ng sapatos ay pagtatagumpay ang dulot nito sa kanyang mga lalakbayin at sa oras na gamit niya ang sapatos na regalo mo. Halimbawa po, mag-a-apply siya ng trabaho, tapos yung regalo mo sapatos yung suot niya. So, ibig sabihin nun is komportable siya. Ito po ay nagdudulot ng katagumpayan sa taong pinagregalohan mo. Yun po. Ang sapatos po is swerte ang panregalo. So, ngayon po ay, ako ngayon ko lang din po nalaman na ang sapatos pala ay swerte ang ipinagregalo. Ngayon alam ko na. So, at saka, meron pong mga kasabihan, di ba, na kapag maghahanap ka ng trabaho, kailangan yung sapatos mo is maayos, malinis, yung suot-suot mo sapatos, hindi naman yung mag-a-apply ka ng trabaho. Kung halimbawa po yung sapatos mo is luma na siya, so labahan mo muna siya bago mo suotin o mag-a-apply ka ng trabaho. Kasi, syempre po mag-a-apply tayo, meron nga po tinatawag na screening, yung titingnan tayo.
tayo. Minsan nga po sa guard pa lang, titignan na tayo kung ayos po yung itsura natin. Hindi na po natin mawawala yan sa ating lipunan. Na ganun po. Siyempre po, pag maganda po yung sapatos mo or bagong labay yung sapatos mo, is magaang po yung pakiramdam mo. Kumbaga, komportable ka, masarap yung, maaliwalas yung utak mo, makakapag-isip kang mabuti. Ayan, yung hindi po yung butas yung sapatos mo, yung labas na po yung daliri mo sa dulo, mas mag-a-apply ka ng trabaho. Pero po, ang sapatos po is mas worth it talaga siyang ipangregalo. So, ngayon mga guys, is, alam nyo na, sa susunod ang iparegalo nyo na sa akin sapatos. Yan, para tagumpay ako lagi. At saka, trivia lang din po. Dagdag lang po ito sa inyong kaalaman. Kapag may nagregalo po sa inyo ng chocolate, fruits, wine, kapag may nagregalo po sa inyo, huwag nyo na pong ipangregalo siya ulit. Halimbawa po, ngayong kapaskuhan, may nagregalo sa atin ng wine. Tapos, siyempre po, sa dami ng pagkain, sa dami ng alak, yung wine na rin regalo sa atin, hindi na natin nainom, napainom, ganon. Hindi natin nainom, hindi natin nabuksan. Tapos, naisip natin, pupunta tayo sa ninong natin sa kasal, yung ninang natin sa binyan. So, naisip natin, wala tayong makitang panregalo, ikukunin natin yung wine, o yung prutas, or yung chocolate na binigay sa atin, niregalo din sa atin. No? Huwag na natin ipanregalo. Bakit? Ganito po yung guys. Kasi po, ang fruits, wine, and chocolates, may malabog po, pasensya na. Kasi po, ang fruits, wine, and chocolates, ay nagdudulot po yan ng kasaganahan sa buhay. Good luck po yan, guys. Pag niregaluhan tayo mga ate kuya, niregaluhan tayo ng wine, chocolate, fruits, ay good luck po yan para sa atin. At saka good luck din po yan doon sa nagregalo. May good luck po na papasok sa kanya, may good luck din po na papasok sa atin. Pero kapag yung wine na yun, ipinaregalo mo, yung fruits na yun, yung chocolate na yun, ipinaregalo mo rin sa iba, yung good luck na para sa'yo, ipinamigay mo na rin. Sa kanya papasa yung luck. Yung good luck sa kanya papasok. Yun lang po, trivia lang po. Huwag nyo na pong ipandiregalo yung chocolate, yung wine, and then yung fruits na iniregalo sa inyo. Itabi nyo na lang po yan, tapos inumin nyo. Yung wine naman po, hindi naman po yan na nasisira eh. So, yung fruits, kainin nyo. Yung chocolate, kainin nyo. Kaya pa konti-konti. Kasi po, para lahat po ng good luck is napunta po sa inyo at meron din pong good luck doon sa nagregalo sa inyo. Ayan lang po guys, mga ate, mga kuya, sana po may natutunan po kayo sa araw na to, doon po sa mga bagay na malas daw at swerte na ipanregalo. So, ito po ay mga sabi ng mga matatanda at saka mga mga nakasulat na nabasa na namin. Hindi lang naman po akong gumawa nito, pero kung magre-research po kayo sa Google, is makikita nyo rin po, talagang nakalagay po yun doon, yung mga malas at swerte. Ito po ay sinashare ko lang din po sa inyo yung mga aking nababasa, mga aking natututunan, sinashare ko na lang din po sa inyo. Ito nasa sa inyo pa rin po kung ano po yung magiging malas at kung paano po kayo magiging malas sa buhay at kung paano rin po kayo suswertehin sa buhay. At saka nasabi nga po, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Syempre po, puro natin kalilimutan magdasal sa araw-araw ng ating mga blessing na dumarating. Ano man yan, hindi naman pong masama maniwala kayo sa mga swerte, sa mga malas, sa mga pampaswerte. Wala pong masama dyan. Huwag na lang po natin makakalimutan na magdasal at kumayod pa rin. Yan lang po. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ako nga po pala ulit si Avatar. Please subscribe my channel and click the tiny bell para lagi kayo updated sa mga alaswerte at about sa pangontra at kung ano-ano pa.